Welcome to my channel. Welcome back. Oh, taas sa energy ko doon, no? So guys, ang paksa natin ngayon is kung ano yung mga babayaran mo naman na buwis kung sakaling bibili ka ng lupa. So, syempre, kapag ka nagkaroon ng bentahan ng lupa, meron kang kaukulang mga buwis na dapat bayaran. So, ano-ano nga ba yung mga ito? Yun yung pag-uusapan natin ngayon. Pero bago yan, mag-subscribe muna kayo sa channel ko. Tapos, i-click nyo na rin yung bell button dyan para lagi kayong updated sa mga usapang lupain natin. So, ano nga ba ang unang tax na kailangan mong bayaran kapag ka nagkaroon ng bentahan ng lupa? So, ang unang tax na kailangan mong bayaran ay ang capital gains tax. So, ano nga ba itong capital gains tax? Guys, ang sabi ng batas, it is a tax imposed on gain presumed to have been realized by sale, exchange, and other disposition of capital assets. So, madaling salita, ang batas natin ay ina-assume niya, kaya nga presume, ina-assume niya na sa bawat bentahan ng ari-arian or lupa na kinukonsidera natin na capital asset ay nagkaroon ng kita or ganansya yung nagbenta. So, yun yun guys. So, isipin natin, hindi lang tao ang nag-a-assume, pati ang batas natin, nag-a-assume yan. Ang tingin kong logic kasi dito or wisdom ng tax na ito is wala namang taong in their right mind or nasa tamang pag-iisip na magbebenta or mag-exchange ng property or magdi-dispose ng kanilang capital asset na palugi. So, lagi yang may konting ganansya or malaking ganansya pa nga minsan. So, yun yung tinatax ng capital gains tax. Ngayon, paano ba computin yung capital gains tax or yung CGT na tinatawag natin? Guys, yung CGT, 6% yan na nakabase doon sa gross selling price at saka sa fair market value at sa zonal value, whichever is higher. So, kung ano yung mas mataas, doon binabase yung 6%. So, guys, yung gross selling price, madali yung makita. Kasi yan yung presyo na napagkasunduan nyo doon sa property. So, makikita yan sa deed of sale nyo or maaaring sa deed of exchange. Yung fair market value naman, makikita yan sa tax declaration. Yung zonal value, makikita mo naman yan sa BIR website. Para mas lalo nyo maunawaan yung zonal value at saka yung fair market value, maglalabas ako ng separate video na magpo-focus dyan sa fair market value at saka sa zonal value. Again, ulitin ko, ang CGT ay nakabase sa purchase price or sa fair market value or sa zonal value, whichever is higher. So, kung ano ang mas mataas, yun ang pagbabasihan ng computation ng BIR doon sa 6% na CGT. Kung i-illustrate natin yan, so ito guys, gumawa ako ng example. So, halimbawa, ang area ng binili nyong lupa, ang sukat ay 2,651 square meter. So, halimbawa, ang napagkasunduan yung purchase price ay 2 million. So, tandaan nyo ha, 2 million nyo binili yung lupa. Then, pag tinignan mo dun sa BIR website, ang zonal value ng lupa na binili mo ay 1 million. Then, yung fair market value naman na makikita mo kunyari doon sa tax declaration ay 500,000. Diyan sa example natin, sa tatlo, sa selling price, sa zonal value, at saka sa fair market value, ang pinakamataas ay ang purchase price. So, ang 6% natin, ibabase doon sa purchase price natin na 2 million kasi siya yung pinakamataas doon sa tatlo. Na base sa example natin, ang CGT na due ay 120,000 bilang yun yung 6% ng 2 million. Diba, madali lang? Yung next na tanong dyan is, sino ba dapat ang nagbabayad ng CGT? Yung bumili ba o yung napagbilhan o yung nagbenta? Ang sagot dyan guys, ayon sa batas,
ang dapat na magbabayad ng CGT ay yung nagbenta. Si seller. Si seller talaga ang dapat na magbayad ng CGT. Bakit? Simple. Kasi si yung CGT nga, katulad ng nabanggit ko kanina, siya ay presumed gain. So, inassume nga ng batas na merong ganansya, na merong kita. So, kapag nagkaroon ng bentahan, sino ba ang kumita? Di ba yung nagbenta? So, yung nagbenta ang dapat na magbayad ng CGT. So, doon naman tayo sa pangalawang tax na kailangan natin bayaran sa BIR. Itong pangalawang tax na to, ito yung tinatawag na documentary stamp tax. Ano nga ba ito? Sabi ng batas, it is a tax on document, instrument, loan agreement, paper, evidencing acceptance, assignment, sale or transfer of an obligation, rights or property. So, in short, ito ay tax doon sa dokumento. Kinukonsider to as an excise tax. So kapag meron kayong deed of sale, meron yang kaakibat na documentary stamp tax. So magkano ba tong documentary stamp tax? Paano ba to kinukompute? Sing mahal ba yan ng CGT or capital gain tax? Guys, yung documentary stamp tax or DST, mas mura to compared doon sa capital gains tax. Paano siya kinukompute? Ang computation nito is 15 pesos sa bawat 1,000 or 1.5% of gross selling price, yung napagkasundo ang presyo, or zonal value na makikita mo din sa BIR website, or fair market value na makikita mo doon sa tax declaration, whichever is higher. Katulad ng explanation ko kanina doon sa capital gain tax. So, importante yung tatlong yan. Yung purchase price, zonal value, at saka fair market value. Kasi kung anong mas mataas dyan, doon binabase yung CGT at saka DST. So, illustrate natin ulit yung computation ng DST, ha. So, halimbawa, ang napagbentahan yung lupa, ang presyo ay 2 million. Yung zonal value niya, halimbawa, ay 1 million. Yung fair market value niya naman, halimbawa, ay 500,000. So, iko-compare mo yung tatlong value na yan. Yung purchase price, zonal, at saka yung fair market value. Kukunin mo yung pinakamataas. So, dito sa example natin, ang pinakamataas is yung 2 million. So, yung 2 million ang magiging basihan ng 1.5% natin. So, dahil nga 2 million yung pinakamataas, ang 1.5 niya, 30,000. So, 30,000 ang babayaran mo na documentary stamp tax sa BIR. So, ngayon, alam mo na kung paano computein yung CGT or capital gain tax or DST or documentary stamp tax. Kailangan mo naman ngayong alamin kailan ba ito dapat isettle? Kailan ba ito dapat bayaran? Kailan ba siya magjuju? Kasi guys, importante yan. Dahil kapag hindi mo ito nabayaran sa tamang oras, mas mataas yung penalty at saka surcharges ng BIR. So, dapat careful kayo sa mga date ng transaction nyo, yung mga date ng deed of sale nyo. Dapat ninonote nyo agad yan kasi doon nagbabase or doon nagsisimula kung yung counting kung kailan mo dapat bayaran yung CGT at saka DST. So, kailan ba sila magjuju? Yung CGT, magjuju yan 30 days from the date of transaction, sale, exchange, or disposition of real property. So, kung kailan kayo nagkasundo, nagpirmahan ng deed of sale, or nagbayaran, kung ano man ang maunang petsa, within 30 days, dapat mabayaran mo yung CGT. Yun yung capital gain tax. Yung DST naman or documentary stamp tax, within 5 days after the close of the month when the taxable document was made, signed, issued, accepted, or transferred. So, meron kang hindi actually 1 month eh. Kasi yung kung anong buwan mo siya in-execute, anong buwan kayo nagpirmahan, dapat on the fifth day of the following month, mabayaran mo na yung documentary stamp tax mo. So, nag-prepare ako ng example or illustration para mas lalo niyong maunawaan. So, halimbawa, nagkaroon tayo ng bentahan ng lupa.
Tapos yung date ng notary natin is nangyari noong January 8, 2021. Pag sinabing date of notary, yun yung nagpirmahan tayo ng deed of sale sa harapan ng abogado. So guys, take note yung date, January 8, 2021, yung date ng notary natin. So katulad ng example ko kanina, kunyari ang purchase price natin is 2 million. Bilang yung 2 million or yung purchase price natin ang pinakamataas, yun yung magiging basihan ng 6% ng CGT or capital gain tax at yung 1.5% para sa documentary stamp tax or DST. Ngayon, kailan siya magju-due? Yung CGT bilang 30 days from the date of execution of documents na bilang ang date natin is January 8, 2021. Kailangan mong bayaran yung capital gain tax mo or CGT bago mag February 8, 2021 kasi nga 'di ba 30 days from the date of execution of the documents. Yung DST naman kailangan mo siyang bayaran bago mag February 5. Bakit? Kasi ang DST nagjujuyan ng ika-5th day of the following month kung kailan mo in-execute yung document. So, dahil nag-execute tayo ng January 8, so mag-due siya sa February 5. Kasi yung February yung sunod sa January, di ba? So, ganun lang siya kasimple. Pero guys, napaka-crucial na mga dates na yan. Kasi maraming mga kababayan or mga kapwa natin Pilipino or mga buyers or mga seller na dinidisregard yung dates na yan. Tapos kapag naglalakad na sila ng papel nila sa BIR, nagugulat sila, mataas na yung penalty nila. So, para maiwasan natin yung penalty, let's take note of those dates and dues. So ngayon, alam mo na kung paano kumputin yung CGT at saka DST. Alam mo na rin kung kailan sila dapat bayaran. Ang sunod na importanteng tanong is saan mo siya babayaran? Guys, hindi ito binabayaran sa kahit saang BIR lang o kahit saang authorized agent pack na BIR. Binabayaran ito doon sa BIR or sa RDO office or doon sa authorized agent pack kung saan nakalocate yung property na itatransfer or binili nyo. So guys, importante na malaman nyo or alam nyo kung anong RDO office or BIR ang nakakasakop or may jurisdiction doon sa property kung saan ito nakalocate. So dito na nagtatapos yung discussion natin tungkol sa capital gains tax at saka sa documentary stamp tax. Kung nagustuhan nyo guys yung video na to, pa-hit lang ako ng like button and pa-subscribe na din. Maraming salamat! Hanggang sa susunod na kalupaang kwentuhan! Thank you for watching! Lagi tandaan! It's always good to know! Bye!